Sa ngalan ni Jesus, tayo ay matutubos. Ngayon po ang pinakamaraming yumao na biktima ng COVID-19. 400 katao po ang napaslang ng salot na ito. Kalahati po ng ating simbahan halos. At ganun karami ang nabibiktima, ganun na kalala ang ating sitwasyon. At kahit nakakapanlumo po ito, tila baga nababaliwala pa rin sapagkat marami ang hindi pa rin talaga nagkakaroon ng pagpapasya para ayusin na, para bigyan kahit papaano ng halaga ang kaligtasan ng isa't isa. Pamakailan nga daw po merong isang lalaki na nahuli dahil wala siyang face shield. Pinagmulta siya. Kaya pumunta po siya doon sa bayaran, sa may city hall. So nahuli siyang walang face shield, pinapunta siya sa city hall. At pagpunta doon sa pagbabayaran niya, sandamakmak ang taong nagbabayad. Kumbaga, hinuli siya para hindi maging ligtas. Dahil pagdating naman doon, kumpul-kumpul ang mga tao. Walang social distancing. Hinuli ka hindi para iligtas. Hinuli ka para mapahamak pa. Nakalimutan na hindi ito panghuhuli. Ito'y pagliligtas sa isa't isa. Kung hindi nila nakilala ang Panginoon, kung hindi mo pa rin tinatanggap sa ngalan ni Jesus ang mga iba't ibang himala mo sa buhay, malilimutan talaga natin na ang ating buhay ay tungkol sa pagbangon. Dahil ang ngalan ni Jesus ay tungkol doon, bumabangon. Binabago ang diskarte. Pinagkakatiwala sa kanan ang lambat, sa tama ang lambat, upang sa gayon, hindi lang tungkol sa akin, kundi sa Kanya na Siyang nagbibigay muli ng pagtitiwala sa aking buhay, maging tagapaghuli sa kaligtasan ng kapwa. Mga minamahal, halina't ibalik ang ngalan ni Jesus bilang ating kaligtasan. Halina't ibalik muli si Jesus upang siyang maging susi ng kaligtasan sa mga panahong ito ng kamatayan at sakit. Halina at ipagkatiwala muli ang buhay ng isa't isa. Tayo may kanya-kanyang bangka na kinasasakyan. Subalit si Jesus ang nasa pangpang, naghihintay, may nakahanda na nga, pero alam niyang ikaw pa rin ay pinagpala. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ay matutubos. Ibalik mo muli ang iyong buhay sa ating manunubos.